lang sa normal na pamumuhay ang ilang residente na mamasapan o Maguindanao kasunod ng airstrike na militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nakatutok si Cedric Castillo. Deklarado ng no man's land ang ilang bahagi ng Mamasapano at mga karatig na bayan na pinaniniwala ang pinagkukutaan ng mga elemento ng BIFF kasunod ng paglulunsad ng AFP ng all-out offensive laban sa grupo. Ayon sa isang source ng GMA News, nakasentro ngayon ang opensiba sa Barangay Lusay, Dasikil at Bagumbong kung saan isang artillery at airstrike ang inilunsad kahapon. Alas 4:30 kahapon, 16 na pirasong 105mm howitzer ang pinakawalan ng artillery regiment. Kasunod nito, pasado alas 5 ng hapon, umatake naman ang Air Force. Isang araw matapos ang airstrike, ito ang aming nadatnan sa Mamasapano. Hindi iba sa isang pangkaraniwang poblasyon, tuloy ang takbo ng buhay. Kung magmamasid-masid dito sa typical Sunday morning market na ito sa bahaging ito ng Maguindanao, mahirap isipin na 1 kilometer lamang o even less ay nakalatag yung mga asset ng armed forces para dun sa all-out offensive laban sa BIFF. Kung tutuusin daw, kukunti yung mga tao ngayon dahil nga doon sa bakbakan, pero the fact na meron pa rin market ay parang patunay na yung mga tao dito sanay na sa gera. Marami sa kanila rito, sanay na raw sa tunog ng baril at putok ng kanyon. Pero isang bagay ang kanilang natitiyak na mas mahalaga ang pang-araw-araw na ilalaman sa sikmura. Mahirap sir, kasi ang mga tao dito, sobra silang natatakot. So ang iba, nag-evacuate. Yung hanap buhay namin po, hindi pwedeng ipasag tabi na lang. O kailangan tuloy-tuloy yung buhay kahit may gera. Mula rito sa Mamasapano sa Maguindanao, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.